pa kaming magbakasyon ha. Impake kasi ano? Bakit naman tumalita? Dito pang Pilipinas kasi hindi tumalita. Ito yung dadalhin namin ngayon. Mayroon kaming trabaho sa Portugal na naman. Mayroong hunting ang boss namin bukas. Tapos may dinner sila ngayong gabi as usual. Pag doon sila, doon din kami. Ganun talaga ang trabaho namin dito. Yung kung saan sila pupunta na hunting na sa pamilya nila, doon kami. Kaya ito yung uniforme, pangtulog. Ngayong gabi lang naman to. Tsaka hanggang bukas ng hapon din. Basta pakita ko sa inyo anong gagawin ko bukas na o namin bukas ng ano o ngayong gabi. Tingnan niyo na lang kung ano, ganyan ang trabaho namin pagka hunting ng hunting nila dito. Patapos to dito mga ano pa to, February, mga midweek ng February tapos to dito. Pero sa Portugal huli yan kasi hanggang katapusan ng February yan. Yun ang limit nila doon. Pero dito sa ano lugar namin dito hanggang second week ng ano yan, mga February. Wala na kaming ano, hunting. Pero meron kami natira niyan Portugal. Meron ang date yan, mga 25 ng ano February. Balik kami ulit doon. Ayan na. Kita tayo maya-maya konti kung saan tayo mag-update sa istorya. Okay. So moving na kami papuntang Portugal. Nag-stop over na kami dito kasi mayroon kaming bibilhin ito sa supermarket na ito na madaanan din namin. May kulang-kulang pa kasi silang ang kailanganin doon. Yung pupunta namin ng mga kasama namin sa Portugal. Bumili na kami dito. Ayun, hindi na ako pumasok sa loob kasi mas gusto kong dito ako para andun na kasi sa loob. Ano magagawin ko? Wala naman kong bibilhin din eh. Sila na yung ano, kasama ko tsaka si Mirai. Yun na sila ang kailangan ng bumili doon ng kailangan doon na yung kulang. Hindi naman masyadong marami kasi pag grocery kasi pag dito ang hunting sila na mismo yung gumagawa din ng ano ng grocery ng mga lahat ng mga kailanganin pero may kulang. Iba kasi yung ano, iba kasi pag namili ka dito sa Portugal kaysa dito sa Espanya, magkaiba yung ano eh, magkaiba yung presyo. Mas mahal daw dito sa Portugal kaya yung mga tao na kasama namin dito sa mga Portuguese na yan bumibili dito sa ano sa mga bayan din dito sa mga parting ano parting Espanya doon sila bumibili kasi mas okay daw ang presyo kaysa sa kanilang bansa. Mahal daw eh. Ito yung pangalan ng grocery nito ay Cash Fresh na ito rin yung doon kami grocery madalas doon sa may Kasadya malapit sa amin. Ito yung price pressure rin ito na maano naman mas okay din. Wala masyadong tao dito, kunting-kunti lang yung mga kotse nakaparada dito sa labas. Ayan, kunti lang. Tsaka dyan kami lalabas mamaya dyan sa parte na yan. Ayan yung yun yung pangalan ng supermarket na to. Hindi masyadong malaki to, maliit lang naman siya. Kita-kita tayo ulit. Kababa lang namin, magano na. Minus 5 para las 12. Bueno, minus 7. Bago mag alas 12 ng gabi. Tatapos lang namin sa trabaho namin. Hindi naman masyadong maraming trabaho, kaya lang. Ang problema yan. Pag ganyan silang ano, daming charla-charla. Ay, ganito. Kami talaga yung ano, uuwi na atis dito, pababa lang kami dito kasi sa taas ang kusina. Ito dito sa tabubong na to. Kusina yan. Kasami na yan, ang taas niyan, kusina ng kung saan kami niya trabaho dito sa Portugal. Kanila pa rin itong bahay dito, na rest house pa. Ay, ako. Uto. Uga-uga. Kasi, yung ano,
tripod. Kasi yung ano, parang kuy bato dito eh. Di ko lang pwede ipakita kasi bawal. Di pwede. Tapos dito ang lamig. Sinisipon po. Kalimutan ko magdala ng ano, tissue kung puna sa ilong ko. Ito? May ano ako. May sipon ako. Ito yung tulugan namin dito. Ito talaga yung kwarto ko ng mula nung ano ako dito, nagpupunta-punta magtrabaho. Noon-noon pa, mga ilang taon na. Ito talaga yung kwarto na ano. Dito ako natutulog. Tatlong kwarto dito sa baba para sa nagtatrabaho dito. Pero ito talaga yung tinutulugan ko madalas. Halos ito yung ano ko dito. Tawag nga ito sa akin natin dito. Eh ngayon ay kwarto ni Edgar to. Yan ang tawag nila sa akin dito. Ayan o. Tingnan nyo yung kwarto dito. Malaki to ha. Ayan, dalawang kama. Dalawang kama dyan. Gano. Dito ako. Ito yung kay Mirai. Dati kung ako lang dito pumupunta kasi dati yung kasama ko doon sa kabilang tutulog. Ako lang dito talaga. Ito yung kama ko. Ito siya. Tapos meron ditong yan yung ano, heater dito sa kwarto. Wala, di po hindi walang heater kasi ang labig nga. Heater yan. Ito yung jacket ko na sana. Nakalagay. Pwede siya lagyan ng mga damit. Patuyuin dyan. Tapos may kabinet dito. Pero yung kabinet dito wala itong ano, mga extra kumot. Abi, tingnan natin dito. Ayan, may mga extra kumot, madilim lang. Extra kumot, extra unan. Kasi kung gigilawin ka, kuha ka na ng isa dyan na ano, kumot. Pwes, bago ko matulog, maligo muna ako. Kasi yan ang ligo ko talaga na sa gabi. Yan ang yan yung ano ko. Uras talaga maligo gabi. Kailangan tayo ng uniforme kasi magpalit natin ng pajama. Sana rin kasi kami dito na nasanayan ako dito sa bahay na to pala na natutulog na tapos bukas uwi na naman kami dun sa ano sa amin. Ay matito ano, walang hanginan ang damit, sabit-sabit na namin dito sa mga kilig ay dulo, wala nga sabitan dito, yun lang yung problema dito na ano. Ay siya, maya-maya ayan na nakayigo na ako. Okay na yung tanggal na yung mga ano, amoy ng kusina. Pag kami kasi nag ano, nasa kusina. Ang baho ng amoy ng ano, mga pagkain na niluluto sa kusina. Didikit sa mga damit, ulo. Sa amin talaga didikit. Alas 12:15 na ng gabi. Ito yung buhay na mga nagtatrabaho tayo sa ano. Kasi yung iba magkwento na may ganyan, may bayad sila ng overtime. Sa amin wala kami bayad overtime. Grabe trabaho namin. Sunod-sunod pa naman ng ano namin trabaho. Tapos ang ganitong oras kami makaka-uwi. Swerte na nga kami ganito. Naka-uwi kami ng ganito. Nasa kama na kami. Ganitong oras. Swerte na namin to. Kasi Madalas talaga alas 12:30 naka-uwi sa bahay, ala una kung mamalasin, ala una talaga, grabe talaga yun. Tapos maaga kagigising kasi may gagawin pa. Kaka-ingit nga yung iba magkwento na may overtime daw sila, kami wala. May dagdag daw sila sweldo, kami wala. Ewan ko ba ano nangyari sa amo namin, hindi nang dagdag na sweldo itong mga ano na, 3 years na siguro. Walang dagdag sweldo, grabe trabaho, dagdag trabaho, pero sweldo wala. Di
dito rin ako sa iyo magchismis kasi totoo yan. Kami dito wala, ang hirap talaga magtrabaho na ano. Yung nagtatrabaho ka lang ng para mabuhay ka talaga, pero minsan ang trabaho natin hindi mo alam kung mabuhay ka ba o hindi, na yung sobrang pagod. Isa pa ang ano ko dito. Kaya ang rason niya na so gusto na talaga namin magbakasyon muna kasi pahinga muna talaga yung katawan kasi pag ganito ba naman linggo-linggo trabaho, ni linggo araw-araw halos hirap mag ano, walang pahinga masyado. May day off kami pero minsan day off namin bulabog pa kami, may utos, tatawag pa yan, ganyan gagawin, day off pa yan ha. Palibasa kasi nakatira kami kasi bahay nila doon, sa farm nila, doon sa compound kami nakatira, kaya anytime yan pwede mag, kung hindi tatawag, mag-message yan, mag-watch up, namin ganoon, ganito, ganito. Abuso pa, abuso din. Ay, sarap mag-flat. Di ba sabi ko mag-abuso din? Mayroon eh, habang nagtatagal ka sa trabaho mo, inaabuso. Kaya may dito, yung naramdaman namin yan na may abuso. Kasi minsan din nagtatanong na pagod. Hindi lang minsan pala. Hindi talaga nagtatanong yan sila na pagod ba kayo? O kaya, di upo na kayo ng dalawang araw kasi sobra-sobra trabaho. Tingnan nyo, noong pagkatapos ng ano, ng Christmas, 26, umpisa trabaho kami noon hanggang 2. Nang January, tuloy-tuloy yun ha, 9 na araw, walang di-off yun. Tapos ang uwi namin sa bahay, swerte lang namin yun kasi alas, ano oras na nag-uwi noon? Alas 10:30 no? Mga ganyan. Alas, hindi, alas morning. Sa bahay, nung time na yun. Alas 10:30 ha. Yun yung pinakaan nila. Bait sila noon na pabila makauwi kami ng alas 10:30. O alas 11, bago mag alas 11, mga ganyan. Parang okay na sa kanila yun na, ay, kapahoy nga na to. Pero hindi, kasi hindi sapat yun kasi tuloy-tuloy trabaho namin yung 9 na araw. And then, pagka ano nun, 9 na araw, di mayroon naman kami ulit na hunting. Pani bagong hunting, ano yun, pizza 9 ang hunting, so ang dinner nila 8. Sunod-sunod na naman yun, kita, grabe. Tapos ito pa, may mga ano naman yun. Ano naman sila ng mga pang bullfight, yung mabang parang nag-testing sila sa mga baka na yan. Ayan na naman ngayon, season na naman. Noong nakarang taon pa yan na pakunti-kunti, ngayon sub-sub na naman kami yan. Grabe, sub-sub na naman kami yan. Noong nakarang taon, parang patikim-tikim lang sa isang buwan, may isang beses, dalawang beses, pero ngayong taon na to, sunod-sunod na. Itong taon na to pumasok mo, nakaano na yata kami, nakatatlo na. Noong nakarang araw, meron kami. Nakarang araw na meron kami. Tapos, meron na naman kami itong Martes daw, meron na naman, nakabook na. Mga 10 taon na kakain. Buti kung hindi kakain. Eh, kaya nga kakain sila. Iwan ko anong mayroon sa mga kamay namin. Siguro masarap siguro talaga kami magtrabaho kasi parang hinahanap talaga ang trabaho namin dito. Walang dagdag sweldo. Imagine. Tayo kasi hindi pa nakatikim ng abroad. Masarap ang pakinggan pag ng abroad, di ba? Ako, sa totoo lang na ano, hindi ko talaga mangarap nag-abroad. Ngayon mag-abroad daw. Hindi ko talaga pinangarap po. Pero kusang dumating. Dati, makakita ako ng galing sa abroad. May mga kamag-anak ko na nakapunta sa ibang bansa. Parang sarap pakinggan. Pag nag-uwi sila, parang nakikita ko sila na mayroong mga ganyan, mga nakapamili ng mga gamit na kakaibang gamit. Hindi naman tayo ano, hindi naman tayo ipokrito na hindi tayo naiinggit din. Pero pala, deserve pala nila yung makabili ng ganun gamit kasi sobrang pagod pala.
Hindi pala yun basta-basta ka mabili mo yung gamit na yun kung di mo talaga dugot pawis talaga yung puhunan mo. Yung kasabihan na ganun, dugot pawis. Totoo. Kami dito. Iba yung ano, trabaho ng Pilipinas lang. Kapag doon ka lang, iba ha. Kasi dito sa ano, ikontrakta ka ng mga dayuhan na supunta ka sa bansa nila na ganito kagaya sa amin. Iba. Kasi tiis ka talaga. Tiis tayo. Ha? Tiis. Kasi may pinamukasan daw. Hindi natin alam pala na yung pagtitiis natin. Tayo rin. Pag makaramdam tayo ng sakit sa katawan, tiis din tayo. Naku naman. Anong oras na? Uy, alas 12:25 na. Tulog na ka ba? Bukas ulit tayo magdaldalan. Magsumbong na na. Uy, chismis ko tong ano. Hindi nagbayad ng overtime. Hindi nagbayad ng... Kahit holiday yan, di ba? Hindi nagbabayad ng mga ano yan. Mga overtime yan na may mga ano pa sa ganyan, mga ano sa dapat bayaran nila, hindi. Pero itong mga to, kunyari sa mga tax namin dito, anak ko, ang laki ng tax kinakaltas. Kanina lang kami nagkwentuhan doon sa mga tax na pinag-usapan. Ang laki ng kaltas ng tax namin. Alam niyo magkano ang tax sa amin ng tax tong mula noong December? 300 euro mahigit. Tax lang yan ha. Yan ang binabayaran namin dito. I-convert natin yan sa ano? Sa Philippine peso? 15,000 mahigit. 15,000 talaga kasi may plako lang na mag-ano. Hindi. Hindi naman din. Grabe ka naman. Pasok. 389. Grabe talaga yung tax namin dito. Tapos yung trabaho namin dito. Nako. Hindi talaga umangat ang sweldo. Deserve din namin itong ano, no? Mag-vacation itong ano na to. Itong taon na to. Siya, bukas ulit kita tayo. Good morning. Ayun na. Umpisa na kami sa gear ngayon. Nasanay kasi mata ko na alas 7. Gising na. Gising na kami dito na alas 7. Akit ako sa taas kasi magkawa ako ng kape at saka ang dami pong gagawin ngayon. Ang breakfast nila ngayon is 9:30 daw kasi dito ang diferensya dito sa oras nila ay isang oras ang minus kaysa sa Spain. So ang sinusunod din na oras ay oras ng Espanya. Oras na dito ngayon sa Portugal ay last 6:30 parang ang umaga. So advance kami na isang oras sa kanila. Kaya tanta kayo para mag-prepare ako na. Pero di ko yung pagkita lahat. Mamaya nandun na yung ibang kasama namin noon. Yung mga waiter baka nag-prepare na rin. Basta kaya tanta tayo. Madilim. Sit up namin kahapon ni Milaya yan o. Dito kakain yung 10 tao dito. Yung safety, yung olive oil yan. Tapos itong mantikilya at saka ano yan siya. Strawberry jam at saka sukal. Dito yung tasa ng kape. Ilagyan namin dyan. Bali 10 sila dito. 5 dyan. 5 dito. Ayan, magkawa din ng kape. Kasi kusina, medyo madilim. Medyo hindi masyadong ano. Ito yung kusina nila dito. Ano sila? Talagang luma-luma itong design ng kusina dito. Kutsilyo pa nakahabang dyan. Ito yung kusina nila. Kusina nila dito. Luma nga. Ang gulo. Pagka ganito may maraming tao. Maraming tao gumagawa. Magulo na yan. Ito yung kakain nila, yung karne ngayon. Yan yung banatan na linisin na naman yan. Tapos ito, linisin. Yan na natin ito. Hugasan dito, nakatambak lang. Dapat ito, hindi ito, ano, dyan. Ito kasi mga... ano ito eh,
coaster nila to sa mga bus. Mapupalit mo ka-prepare na yan mamaya sa mga nila. Para magising tayo ng magising, magkape muna tayo. Kasi pampatagal na antok, hindi na ako inantok. Tapos may kape tayong gagawin nito para sa mga sekretaryo na. Ito yun, kape nila to dito. Maganda to kasi madali to matunaw. Tapos bababa to siya. Hindi na kailangan nasalain. Ito na lang lagay sa thermos. Nga, kape tayo para sa umaga. Meron na pala akong sinsya ka na. Ako ako nang guwamit sa'yo kasi pagigising ko lang ngayon. Yung yun ang gagawin namin ngayon, prepare ng labis sa mga sekretaryo, maglagay ng kakain nila, tapos yung mga toasted bread dito na may ito yung ano, gawin namin pag ito yung materia, yung materia dito, yung hunting ba? Alright, to uwi na kami, tapos na kami sa trabaho naming ano dun, bali 24 oras ang ano namin dun, pag stay tagal na tapos yung ano nila, hunting, kasi mayroon pang inantay na ano, yung dalawang tao yung inantay nila, kaya tagalan na ano kumain. Tapos kami doon, mga alas 5 pasado yung mga ano na dito, umalis kami doon, alas 6 na umalis kami, right? Alas 6 also isang oras na kami na ano, dito sa biyahe. Ano pa, yun ang mahirap pag ano, pagod kami sa trabaho, tapos ganito magdadrive pa pag-uwi. Kung kaya papunta doon, pagod na. Pagdating doon, trabaho pa. Tagal pa matulog. Kulang sa pahinga talaga. Ganito talagang maghanap buhay habang ano tayo, maghanap buhay nga. Eh, madilim na oh. Eh siya, kita tayo mamaya sa bahay. Pagdating namin. Dito na kami! Dumating na! Dumating kami dito, 8:35 ngayong gabi. Mag-isang oras na kami. Ayun na, naligo na na. Naligo. Huwag nagpahinga konti. Ligo na. Yun, ang biyahe namin medyo okay naman. Medyo daan kami lang, may traffic konti. Pero okay lang. Kasi mas ano naman,
Nakarating kami ng maayos dito sa bahay. So, nagbaba ng mga gamit. Galing doon kasi may mga regalo sila. Dito pinadala. Binaba muna namin doon. Balak sa namin bukas mag-diop. Kaya lang, hindi namin maano kasi anong oras na kami dumating dito, mag-alas 9 na nga. 8:35 kami dumating. 8:35 ako nag-out. Ay, nako. Di na muna kami magtrabaho. Di muna kami mag-diop bukas. Tapos sa Martes, meron na naman dito yung ano, yung tawag na ay na mga turo. So baka Merkulis, sana matuloy namin Merkulis. Mag-diop namin kasi kailangan namin mag-diop. Baka weekend meron na mga tao dito. Ayun yung kailangan namin na magpahinga din. Kasi galing din kami sa Portugal na na. Diba nakita nyo naman, nanonoros kami natapos kagabi doon. Sana ma... Sana magpahinga kami ng Merkulis. Sana oh. Hindi kayo punta sa Mariano bukas o kaya Martes. Nandito tayo. Ha? Pupunta siya, nandito tayo. Hindi dapat mag ano, pag mag day off Merkulis. Paalam kay Jose. Huwag sa kanya kasi, baka sabihin niya na. Eh bukas kasi, kailangan namin mumili ng pangkain na naman sa mga tao dito na ano. Grabe dito, parang walang katapon ng kain-kain dito, no? Kaya nga, grabe nung kailan lang. May ano dito, may ano ng turo, may kainan. Libre naman kami sa pagkain pagka ano, may mga ganyan. Eh dapat lang naman talaga, libre kami kasi... Alam nga, mag-uwi pa kami dito na kakain kasi oras anong na. Oras kami mag-ano doon, mag... Mag-umpisa tapos mag-serve pa sa kanila, i-prepare pa yung mga lamisa. Alam nga, mag-uwi kami dito tapos sila doon kumakain, uwi na kami doon pagkakain pagdating ng alas dos. Eh talagang ano namin doon, tapusin mo naman, bandayan mo na sila. Pag natapos sila, tapos kami maghugas, magligpit, tsaka kami kakain. Yan ang ugali namin. Alas 4 kami makakain, alas 4:30, depende kung anong oras matapos sila doon. Kaya, sana maano, maka-diop kami ng... Ngayon nga dapat, bukas nga dapat kami mag-diop. Sobrang late kami dumating ito. Lugi-lugi na. Eh bukas, kailangan na namin bumili ng mga... Yung karne, tapos kailangan ko lang din ano... pasadahan ko rin yung mga alaga kong ibon dito, tsaka mga manok, kasi wala ako kanina. Kahapon na pasadahan ko yun, pero... kanina wala, bukas. Kahit bukas, maaga kami matapos. Kailan dito matulog na naman yung amo namin isa. Yun lang yun. Eh, mag-ano na naman ng heater sa bahay nila. Ay, nako po. Ang ano talaga. Ang ano ko, parang walang katapusang kain-kain sila. Kahap, nung isang araw, may kain-kain dito. Kagabi. Kanina, kain-kain. Bukas makalawa, mayroon na naman kain-kain dito. Walang katapusang kain. Gastos, grabe, gastos sila sa pagkain talaga, grabe. Ay siya, maraming salamat. Magkita-kita tayo sa sunod na vlog. Maraming salamat sa suporta ninyo na binigay. God bless po.